Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, mga aking mahal na kaita. Kandito po tayo ngayon gumagawa ng maikling video para sa ating Sulupa Consumer Trading para ipamahagi namin po kung paano po gumagawa ng ating barong dito sa Sulu. Huwag kalimutan po i-follow, i-share, subscribe ang aming page para po kayo magkaroon ng update kung sakaling may bagong video po tayo, mga kaitak. Tara na, umpisahan na po tayo ngayon gumagawa ng kulubuan ng ating barong na angko. Ang ating materials, ito ay ginagamit natin ay jati po para sa ating kulubuan, tinatawag natin na teak wood. Atin yan idikit sa ating kulubuan sa kabila, kailangan po natin muna ay linisan para po hindi maging sanhi na kalawangin ng ating blade sa loob. Yan po, pag bago natin idikit, dapat i-align natin muna ang ating kulubuan. Hoy, mimix natin po ang ating pangdikit para sa ating kulubuan. Ito po ay ang gamitin natin pangdikit. At siguradihin natin po ay lahat ay naghahalo-halo talaga. Yan. Yan po, idikit natin ng ating pangdikit sa ating kulubuan na angkong barong. Mga aking mahal na kaitak, siguradihin natin po ay lahat na dikitan. Pag nalagyan natin ng lahat ng kulubuan natin sa pangdikit, ito ay unti-unti natin pahiran. At ito ay lagyan natin yung mga iba hindi pa nalagyan. At kunin natin po ang isang kulubuan para itakip at siguraduhin natin po ay naka-align lahat. Dahil pag hindi po ang naka-align ang ating kulubuan, hindi natin po ay maihila sa labas ang ating blade dahil disalign ang kanyang butas. Diba? Tapos po, kumukuha tayo ng isang cellophane. Anuhin natin ang cellophane? Bakit lagyan natin ng cellophane ang ating kuluban? Para hindi po dumikit ang ating ginagamit na tali. Diba, mga kaitak? Ito po ay para maganda at hindi basta-basta ma-disalign ang ating kuluban. Yan po ang ating proseso. At siguraduhin natin talaga, sabi ko kanina, align. Ngayon, pagpalagay natin ng ating kuluban ay tuyo na at gamitin natin ngayon ang isang ating traditional na bangkong or itak para pangnipis ng ating kuluban. Baga po tayo gumagamit ng grind, dapat nipisan muna natin at gamit ng ating barong. Ngayon, umpisan natin na po mag-ukit sa ating kuluban. Ito po ang ating ginagamit na ay lahut, ang tawag namin dito sa Sulu. Ngunit ang ating pag-ukit, hindi na po kailangan natin gumagamit pa ng pencil para i-drawing ang ating ukit. Check natin po ang ating barong kung ito ay natuyo na dahil nilagyan natin po ng varnish at pinatuyo po natin sa araw. Kailangan kasi ito ibabad sa araw para po tumuyo ang ating varnish. Tingnan niyo po mga aking kamahal na kaitak ang ating barong na angkong barong dito po sa aming pagawaan dito sa Patuiko, Sulu. Yan na po ang finished product ng ating barong na angkon. Kung po kayo ay isang collector ng barong, pwede nyo po i-chat ang aming page para po magkaroon kayo ng ating pagkukos mula sa Sulu. Ang haba ng ating barong ay nasa 12 inches po at ang kanyang lapad ay nasa 3 inches dahil angkon po ang ating barong, hindi castil. Yan po ang shape ng ating barong. Salamat po sa panonood ng aming video. Magsukul.